Mga puso, sa puntong ito, makakapiling po natin live ang NCR Chairman ng Anakpawis, si Ginoong J.R. Beltran. Sir, welcome sa QRT. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Yes, sir. Unang-una, ano po ang plano ng grupo? Dahil maituturing na nating hapon na at pa mamaya hong konti, kakagat na ang dilim. Sir, ano ang plano ng grupo sa mga kilos protesta pang isasagawa ninyo, sir? Ngayon pong araw po ng mga araw ng mga manggagawa ngayon, Mayo 1, edi una po ang panawagan lagi ng mga manggagawa, tanggalin na yung kontraktualisasyon dahil hindi ito nakakatulong sa mga manggagawa. Isa pa, dagdagan at gawing 750 nationwide yung sahod ng mga manggagawa. Hindi po sasapat yung 481 na yan na sahod ng mga manggagawa. Dahil sa sobrang taas na ng bilihin ngayon, eto pa ang sukli ngayon, kaliwat kanan ang kontraktualisasyon. At isa rin po na nirirehistro rin po ng Anakpawis po. Isa pa, edi yung pangako po mismo ni President Duterte na sinasabi niya pa po dati bago pa lang mag-eleksyon ay tatanggalin niya ang endo o yung kontraktualisasyon. Pero hanggang ngayon po hindi niya pa rin po ginagawa yung pinapangako. Nandito po ang sambayanan at nandito ang iba-ibang grupo, iba-ibang sektor ng lipunan natin para singilin po mismo at sabihin sa kanya, eto yung mga pangako mo dati na dapat ay tinutupad nyo po. Kinukuha lang po natin, pinapaalam natin sa gobyernong ito, sa rehimen ni Ginoong Duterte, na dapat ay tanggalin ang kontraktualisasyon. Isa pa po, isa pa dun sa pagtanggal ng kontraktualisasyon, kaliwat kanan po ang tanggalan sa trabaho ng mga manggagawa. Mukhang kinakailangan na po na hindi win-win solution ang solusyon sa sinasabi na sa mga manggagawa. Hindi dapat. Dapat ginagawa at tinutupad yung sapat na sahod at benepisyo ng mga manggagawa. Ito po yung dapat na ginagawa ng DOLE at ng Malacanang po. Dahil alam po natin na mismo ang presidente natin, nasa kanyang kamay ang solusyon para sa mga manggagawa. At hindi rin po kami naniniwala doon sa sinasabi na nalulugi daw yung mga multinasyonal o yung mga kumpanya. Di po totoo yun. Dahil 8 oras na nagtatrabaho, meron pang exist na oras para doon sa kumpanya na tinatrabaho ng mga manggagawa. Mukhang hindi na po sasapat yung sinasabi nilang malulugi sila. Okay. Mukhang kailangan po dapat nila ay tanggalin na yung kontraktualisasyon. Ginoong Beltran, kung kayo po ang tatanungin, particular yung grupong Anakpawis, ano sa inyong palagay ang nagiging palakid para sa administrasyong ito para wakasan yung sinasabi niyong endo, sir? Una po, tama po no, na para mukasan yan. Kami rin po sa hanay ng Anakpawis na nanawagan na ituloy yung usapang pangkapayapaan, yung KASER, yung Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reform. Yan po ang magre-resolve sa kahirapan ng bansa natin. At isa pa, yung matindi pong labanan ng armadong labanan sa bansa natin. Kung binibigyan po, kung sa mga magsasakyan, ibigay ang lupa para sa mga magsasaka, wala kang makikitang magsasaka na magrarally at lalaban. Sa tingin po natin, kung hindi sila sisikilin ang kanilang karapatan. Isa pa, ang manggagawa, bigay mo ang sapat na sahod, sapat na benepisyo dyan. Hindi po yan. At wag babawalan ang mga manggagawa po na magtayo ng union. Malamang po, makakamit natin yung kapayapaan dito sa usapin po ng mga manggagawa at iba pang mga ibabang sektor. Ganon din po sa mga maralit ng Tagalungsod. Bago mo dapat i-demolish yan, dapat may paglilipatan po yan na maayos. Pero po, sa tingin natin, kung hindi pa gumawa ng paraan ang mga mamamayan para okupahin at buwagin ang mga asyenda, okupahin ang nabubulok na mga pabahay na yan at pera ng mamamayan yan na dapat ay tinitirahan ng mamamayan at binibigay yung serbisyong panlipunan po. Hindi po tayo mahihirapan dun eh. Madaling matuto ang mga mamamayan natin. Ginoong Beltran, sir, bilang panghuli, nakaparehan po namin kani-kanina lamang si NCRPO Director Albayalde. Ang kanyang panawagan sa panig ninyo, maging daw dun sa tauhan nila sa PNP, maging mahinahon para hindi na magkasakitan pa mamaya kung sakali hong makatuntong ang inyong hanay dito mismo sa ating lokasyon. Ano po masasabi niyo, sir? Unang-una po, mapayapa po yung pagkilos po ng mga manggagawat ng mga mamamayan. Sa tingin po natin, hindi po magmumula ang gulo sa amin po, sa hanay ng mga militante, sa hanay ng taong bayan. Bagus po, isa o dalawa o tatlong speaker lang po na yan, tapos na po ang programa.
babalik po yan sa komunidad, magpapalakas at patuloy na mag-organisa. Yung nakikita nyo po dito, natutulog po dyan ng 1 linggo, higit pa ang mga magsasaka natin na galing pa ng Mindanao sa Davao, sa Tagum City po. Mismo sa Davao po yan. At yung panawagan po lagi ng mga magsasaka din, lupa, tunay na reformang agraryo. Pero hanggang ngayon, hinaharas at hinaharas sila ng mga ng militar, ng pulisya po doon. Pero kahit sa anumang lugar ng bansa natin, patuloy ang militarisasyon at pagsikil sa karapatang pantao po. Maraming salamat po sa oras ninyo. Magandang kapon mga kapuso. Si Greong J.R. Beltran, ang NCR head ng Anakpawis.